Hi guys! Welcome back dito sa aking channel. Ang gagawin natin mga kapatid ngayon ay magtatanim tayo ng spinach. Yan, umpisahan muna natin sa pagbubungkal ng lupa para maging buhagag ito. Hindi birong ginagawa natin mga kapatid, talagang nakakapagod. Kaya kailangan lang dito tiyaga sa pagbubungkal. Magtataka kayo mga kapatid, bakit nagtatanggal tayo ng katawan ng saging? Yan, mangunguha muna tayo dito. Ito po yung ating gagamitin para sa paggawa ng ating kama. Gagawin natin itong stopper sa paligid upang hindi gumuho ang lupa. Kaya ayan, nagtsatsaga tayo dito para makapagpanguha. Huwag ka rin kayo mag-alala mga kapatid, yung kinukuhanan kong saging actually ay nakuhanan na ito ng bunga, kaya hindi po tayo naghihinayang. Sinadya po natin yan, sa taas lang kunin ang bunga para magamit yung katawan. Yan, gagawa rin tayo dito ng steak. Ito yung gagamitin natin dyan sa pangharang para hindi gumalaw yun ating balat ng saging na gagawin nating stuffer. Umpisahan na natin ang pag-aayos ng ating pagtataniman mga kapatid. Ayan, yung kinuha nating balat ng saging o balat ng katawan ng saging ay dito natin gagamitin. Ayan, gagawa muna tayo ng kama. Panuorin nyo mga kapatid para masundan nyo ang ating pagtatrabaho dito hanggang sa dulo ng ating video, dahil mayroon tayo ditong makakapulutan ng aral kung paano ang natural at simpleng pagtatanim ng spinach. Sa mga nagtatanong dyan at kung bakit ko ginagawa ito at saan ko ito natutunan sa ganitong paraan na natural lang at napakasimple, well mga kapatid, nung panahon ng nag-aaral pa tayo ng elementarya ay itinuturo ito ng ating mga teacher sa agriculture. Kaya ang simpleng pagtatanim mula sa probinsya ay dinadala natin dito naman sa kalapit na bayan ng Metro Manila. Ayan mga kapatid, ang ating ginawa, panoorin nyo na lang para kung gusto nyo bang gayahin. Ayan, mayroon tayo dito mga kapatid na organic fertilizer galing sa cow manure. Ito ang gagamitin natin, kaya ilalagay na natin ito sa kama. Ikakalat lang natin dito sa paligid para pagdating ng araw na lumalaki na yung ating mga halaman ay may makukuha sila ditong pagkain. Ayan, ayusin lang natin para takpan ng konti. Ayan, pinapantay lang natin yung lupa, medyo tagilid, kaya ayusin lang natin. Okay, here we go. We have to plant seeds from ramgo seeds. Let's do direct sowing to the flatbed. Okay, let's spread all over the flat. Sa pagpupunla, sinisiguro natin na nakakalat yung ating mga buto na isinasaboy dito para hindi magkukumpukumpulan at makatubo sila ng maayos. Then I have to cover it with a dry leaves from the kugon. Sa mga nagtatanong kung bakit tayo naglalagay ng kugon, una, upang
mag-germinate agad ang ating buto dahil sa init ng panahon. Pangalawa ay upang hindi mawas out ang ating mga nilagay dyan na binhi tuwing tayo ay magdidilig o kaya uulan ng malakas. Then, let's water it. Make it sure that the flatbed is almost wet in order to the seeds to germinate. After 3 days, let's remove the dry cocoon covered on this flatbed because our seeds already starting to grow. Dahan-dahan lang natin natanggalin. Ingat lang mga kapatid para hindi maapektuhan yun atin mga pinunla dito. Baka magalaw, baka hindi pa mabuhay. Kaya dahan-dahan lang ating pagtatanggal ng mga dry kugon. Ito na yung ating ipinunlang spinach. Yan, maliliit pa pero naaninag na natin ang kanilang pagtubo. Yan, mga kapatid, dapat alagaan to sa ganitong stage kasi dito ang panahon na napakamasilan nila. After 5 days, ito na yung ating tanim na spinach. Medyo nakikita na natin ang kanilang hitsura. Yan, sa mga hindi pa nakakilala ng spinach, ito na po. Yan. Sa pag-aalaga ng spinach, mga kapatid, ang ginagawa natin dito ay dalawang beses tayong nagdidilig. Mula sa isa sa umaga at isa sa hapon. Ngayon kung talagang mainit ang panahon, yan, ginagawa natin itong tatlong beses sa isang araw para mabilis lumaki ang ating halaman. Kagaya o katulad ng ating mga pagtatanim sa ibang nating mga halaman, mga kapatid, ay gumagamit lang tayo dito ng organic fertilizer galing sa Cow Mayor kung saan nyo nakita nung tayo ay nag-uumpisa palang magpunla ng ating spinach. And then, hindi rin tayo gumagamit dito ng insecticides dahil hindi naman ito nilalapitan ng ating mga insektong gustong umatake dito sa ating halaman. Kaya kung mapapansin nyo, napakalusog ng ating spinach. Yan, safe tayo dito. Safe sa lahat. Yan. Siyempre, nakikita nyo, napakalusog ng ating halaman. Ayon sa kasabihan, sipag at tiyaga lang para pagdating ng araw, mayroon tayong ilalaga. Ika nga, kaya ito, malalaki na yung ating halaman. Sa after 25 days mula ng ating pinunla yung ating spinach, ito na mga kapatid. Ready for harvest na. Medyo napabilis yung ating pag-aani dito sa ating spinach kasi mga kapatid, nitong mga nakarang araw ay nag-uulan na siyang gustong-gusto naman ng spinach. Kasi ang ulan naman, di ba mga kapatid, medyo malamig. Ayan, medyo napaaga ang ating pag-aani. Ayan, mamaya mayroon na tayo ditong ulam. And din mga kapatid, kung mapansin nyo, ay medyo may iniiwan tayong mga maliliit pa. Hindi muna natin kinukuha. And din yung pagpuputol natin dito
ay medyo may naiiwan din tayo sa baba kasi yun ay tutubong muli ng ating pinag-anihan. Tamang pag-alaga lang dito kahit na nabawasan na o nakapag-habis na tayo dito mga kapatid ay continuous po ang ating pag-aani dito. Ayan, bigay lang natin ang narapat para sa kanila para suplian din tayo ng para sa atin. Isang dagdag kaalaman mga kapatid, kung tayo ay tapos ng mag-ani katulad nito sa ating ginagawa ay mag-apply tayo dito ng organic fertilizer sa paligid ng ating halaman para maging malusog uli sila. Konting-konti na lang matatapos na tayong mag-ani. Ang kinukuha lang natin dito ay tamang-tama lang para sa isang ulaman sa ating hapunan. Makakalibre na tayo sa ulam, makakatipid pa tayo sa ating mga gastusin. Kaya karoon tayo dito ng savings mga kapatid. Ang gagawin natin dito ay lutong ginisa lang. Ginisa lang na pagluluto. Ayan. Bahala na dito si Mrs. dahil siya ang eksperto sa ganitong klaseng pagluluto ng gulay. Ang ginagawa naman dito ng mga kaibigan ko at mga kakilala ay ini-steam lang nila ang spinach na to and then saw-saw lang sa tuyo na may kalamansi at may konting chili sauce. Wow! Katalo na! Excited na tayo dito para makatim sa sarili nating tanim. Ayan. Halos tangkay na lang ang natitira dito. Talagang napakalusog ng ating tanim na spinach. Yummy to mamaya. Kaya manood lang kayo mga kapatid. Okay, magluto na tayo. Lagi tayo ng mantika. Ayan, gainitin lang natin. Lagi tayo ng bawang. Nandiyan natin mag-brown ng konti. Nagayin lang ng matis, sibuyas. Nagayin lang natin pantay ang pagkaluto ng ating sasyan. Nagayin na tayo chicken cubes. Ating first night is peanuts bagong ani mula sa ating nilipay organic peanuts kasi gumamit lang tayo ng cow manure pang taba gilin tayo dito mga kapatid gumamit ng insecticides. Ayan, at paglang natin para may steam ng konti para di ba yung kalaban ng lobo. Tayo lagi na natin dito ng oyster sauce. Yan. Parang masarap ang ating gulay ng spinach. Lagi tayo ng tigasin. Parang may panalat ang konti. Lagi lang natin. Di
hindi na tayo maglalagay ng tubig mga kapatid kasi tubig kakaroon din siya ng takas mismo galing spinach malagod na ayun sambal and then ready na to rack and roll. Woohoo!